Hello, welcome back po ulit sa ating mga idol sa ating YouTube channel. At saka ngayon po is update po sa ating tilapia na nasa 35 days na I think ito. So yan po sila mga idol, nag-aantay ng ating pagkain. Dito kasi hindi makita dahil medyo against the light. Pero ganyan na po kalaki yung ating mga tilapia mga idol. At saka good news po, at saka maraming salamat sa mga nag-message po sa atin na palitan itong atip natin from yero po mga idol. Pinalitan po natin ng UV plastic. Yan po siya mga idol para po masikatan ng araw. At ayan, ang ating mga tilapia ay nasisikatan na ng araw mga idol. Ganyan po sila mga idol, oh. So malalaki na po sila. Magpapapakain po tayo sa kanila. Ayan, yan na po sila mga idol. Ayan, kagabi po sayang po yung ating live dahil kitang kita po talaga silang lahat kagabi. Ayan, yun nga lang mahina pala ang ating signal. Ayan na sila mga idol, oh. Nakapili tayong umakyat para hindi mag against the light. Subukan natin umakyat mga idol. Ayan. So ito yung ating update sa ating tilapia mga idol, ah. Ayan, at saka yung mga hito po natin mga idol na undersize sa 4:1 kilo, 5:1 kilo. Andyan po mga idol ang mga nasa 8:1 kilo, 10:1 kilo. Ayan, sa mga nahuhuli po nating hito kasi mga idol na bumibili po dito sa atin, ang mga undersize po is nilalagay po natin dyan. Ayan, wala po tayong irritor, yan lang mga ginawa nating as irritor mga idol, oh. So usually po, hindi talaga perfect po ang mga hito mga idol na sabay-sabay po silang lumaki. Ayan, may mga naiiwan po talaga mga idol na laki ang ating mga hito. Kaya yan po siya mga idol, siniparet po natin dyan sila para hindi po sila ma-disturb. Kasi maya maya nag-harvest po tayo doon sa ating malaking pan. Maya maya nag-harvest po tayo ng mga hito na di-disturb po sila. At saka minsan hindi po sila kumakain dahil maybe na-stress po sila sa pag-harvest. Yan. Ganyan na po kalaki yung ating mga tilapia mga idol, oh. Yan, malalaki na po sila mga idol. Yan, kung mapansin nyo po. Yan, sana makita sa ating zoom, camera zoom. Yan, sa cellphone natin. Ayan na po sila mga idol. Ayan, kagabi po, kitang-kita po silang lahat kagabi, sobrang dami po nila. Yun nga lang mga idol, kagabi, mahina yung ating live. Ayan, andito yung ating mga tilapia. Mayroong malaki, nasa ilalim sila. Sana ba yun, may nakita ko malaki na kakalabas lang. Ayan, at saka good news po mga idol, sa mga nagtatanong, parati po nagtatanong kung saan po may seminar ng Biofloc Technology. Mayroon po kami kakandak na seminar sa Kidapawan City po ngayong June 24 and 25 po mga idol. Ilalagay ko po sa baba ang contact number kung saan pwede po kayo magpa-reserve ng slot para sa seminar sa Biofloc. Limited slots lamang po tayo mga idol. So kung sino lamang po yung nakapag-reserve ng slot, sila lamang po yung aming ma-accept na mag-attend po ng seminar mga idol. Ayan, nandun po yung iba mga idol. Ayan, ilagay ko po sa baba mga idol. Meron po tayong 3 guests from Luzon and then 1 from Mindanao po mga idol na magbabahagi din sa atin ng kalaman about Biofloc Technology mga idol. Ayan. So kita-kits po sa Kidapawan City June 24 and 25 po. Dalawang araw po yan siya mga idol. Ayan, sinatakot sila. Hindi natin pakain. At saka syempre, pakain po tayo doon sa hito mga idol. So ayan po, pakain po tayo sa ating hito mga idol. Yan, ito yung ating pagkain. Yan, dito yung ating mga hito mga idol na undersize. Kumbaga, kung makita nyo po, sila yung mga nasa 8 pieces 1 kilo, 7 pieces 1 kilo, 10 pieces 1 kilo po na mga hito mga idol. Yan, pakain tayo. Yan, yan po sila mga idol. Yan. Sila po ang ating mga nahuli na medyo undersized. Hindi pa natin pwedeng ibenta dahil nasa usually ang binibenta natin 5:1 kilo, 4:1 kilo, 3:1 kilo. Ito yung mga napag-iwanan ng laki, kumbaga. Yan. Subukan nating maglagay dito para makita nyo kung gaano sila kalaki. Ayan sila mga idol. Yan, kung mapansin nyo, ito yung ating kamay. Yan po sila mga idol, oh. Yan, so maybe mga 2 linggo, makakaabot na po ito sila ng right size mga idol. Yan, pakain tayo sa kanila.
Yan. Yan sila mga idol. Yan. So yan yung ating mga hito dito. Yan sila oh. Lapit-lapit lang nila. Sana lumaki agad sila. Ayan. So sa magbili po ng mga hito mga idol, available po dito sa ating Biofloc fan po mga idol. 140 lamang po, walk-in price po yan siya mga idol, murang-mura na po. Ayan, at saka magpakain din tayo doon sa mga malalaki na. Dalhin natin ito. Ayan, so sana kumain po yung ating mga malalaki. Nakapakain po tayo early in the morning kanina mga idol, sa kanila. Ayan po sila oh. Hindi makita against the light. Yan yung ating mga hito. Yan po sila mga idol. Yan, ang dami po nila mga idol. Yan. Yan yung mga medyo malalaki na nating mga hito na pwedeng ibenta. Pero may mga maliliit po siyang kasama dyan mga idol na hindi pa natin nakuha. So every time na kumukuha po tayo, nag-harvest, kapag may mahuli po tayo mga maliliit, inililipat po natin doon sa kabilang pan po mga idol. Yan, para makahabol po sila. Yan, yan na yung ating mga hito dito sa ating Biofloc fan. So pinatay muna natin yung irritator natin mga idol dahil gumagalaw po yung ating feeds. Ayan, may mga dahon pa tayo dyan na kailangan kunin. Oh. Andyan yung ating mga hito mga idol. Oh. Ayan. So for sale na po itong ating mga hito mga idol. Nasa 700 kilos na po yung ating naibenta. Ayan, sana umabot po tayo ng isang tonelada mga idol para malaki-laki yung ating income. Ayan. So soon po, pag maubos na po itong ating mga hito, itututal ko po yung lahat-lahat ng ating mga nagastos na feeds, fingerlings at saka income sa 140 pesos po kasi ang ating presyuhan. Maybe maganda-gandang price na po yan siya. Kasi kung wholesale price po natin dito is nasa 120 lamang po mga idol. Alam mo, kung umabot po tayo ng isang tonelada, eksakto 120 pesos lang po yun. The same time, yung mga maliliit po natin, sayang po kasama na pong bibilhin po kasi yung mga maliliit. So at least dito sa atin, kapag may mahuli tayo mga maliliit mga idol, yun, kumbaga ipapatining pa po natin yun. Papahabol pa natin. Yun, nandito sila. Andyan yung iba mga idol. Yan, andun yung iba. Ayan. Siguro lagpas pa naman siguro ng mga 300 kilos siguro. Kasama doon sa kabila ang mga naiwan natin. Yan. Kahit palagay na lang natin isang tonelada, bawi na bawi po yun sa mga idol at saka may kita pa po. Kasi kung 1 tons times 140 pesos, nasa 140,000 din po yun sa mga idol. Ayan. So mga nasa 50 lang siguro ang ating feeds dito mga idol na nagastos. Kukompute ko pa kasi andun na po lahat ng natali po natin. Ayan, madami-dami tayong madami-dami tayong dahon na dapat kukunin. Ayan. So maraming salamat po mga idol ha. So kita-kits po sa mga gusto mag-attend po ng ating Biofloc Technology Seminar ngayong June 24 and 25 sa Kidapawan City. Actual po yun siya mga idol, face to face dahil magdi-demo pa po kami. Mas maganda po kasi ang retention during actual po na seminar compare sa mga webinar. At saka hindi po kami pa masyado marunong sa webinar mga idol. At hindi po namin garantisado ang retention ng knowledge during webinar. Unlike kapag seminar dahil marireview pa, magbabatuhan ng mga question and answer sa mga medyo nalilito. At saka syempre iba din po yung bonding pag-actual. So sa mga natatanong Visayas at saka Luzon, so maybe kita-kits po soon, magkakaroon po kami ng mga libreng seminar dyan. As long as meron po tayong sponsor, kumbaga sa ating travel and accommodation. The same time, hotel din po siguro mga idol, para po makapag-handak sa inyong lugar ng libreng seminar about Biofloc. Just invite us mga idol kung gusto nyo po na magkaroon ng seminar sa inyong lugar. Free seminar po yan sa susunod mga idol. So sa ngayon po is Kidapawan City po, and soon Visayas at saka Luzon, we will announce po sa aming Facebook page. Yan. Maraming salamat mga idol. Happy farming po. Bye-bye.
Ay, hello po mga idol, dagdag pala natin bago tayo magtatapos. Dito po sa ating worm na kinukulture. So dito nag-i-experiment pa po tayo mga idol. Ayan, nag-kukulture po tayo ng mga worms para po sa ating hito. Ayan, so dito is yung mga luma nating feeds. Nag-subok po tayo ng experiment. Yan po yung ating mga worms mga idol. Yan, bakit nilanggam? Yan, dito tayo nagkukulture ng mga worms mga idol. So pinag-aaralan pa po natin ito mga idol kung gaano kasaksis ang ganitong setup. Yan yung ating mga worms mga idol. Yan, kinukulture natin. At ito soon ang ipapakain natin sa ating mga hito mga idol. Yan yung larva ng ating worms. Ito yung mga maliliit. Yan, ito yung mga malalaki na at saka medyo mature. So ito yung kukunin natin. Yan. Pakain sa ating mga hito mga idol. Yan, ito po siya. So direct natin dyan itatapon sa ating pan. Yan, kakainin po yan siya ng mga hito mga idol. So marami pa po dito mga worms mga idol kung mapansin niyo po ito. Yan. Ito yung ating pakain sa ating mga hito. Maganda, pure at saka protein po ito, siya ng malalaking protein. Ayan. So we will update soon kung gaano po talaga ito siya kaganda i-culture mga idol. Makakatipid po tayo ng feeds pero hindi pa po natin alam kung paano po siya paramihin ng maganda mga idol. Ayan. Ayan. So we will update soon dito kapag mag-success na mga idol. I-ano po natin ito siya. Ibabahagi po namin sa inyo. Maraming salamat mga idol. Bye-bye.